Ini jadi tersimpulnya. Hello, hello, tanan. Tayo ngayon ay magluluto ng pansit. Ipaborito ng aking mga anak ay pansit. Kaya magluluto tayo. Samahan niyo ko sa aking pagluluto ngayon. Dahil Sunday, magpapansit tayo. Medyo mainit na init ka ano. Napakainit ng ano. Diba? Hello. Ayan, magkayon ay mag-umpisa na tayo sa ating pagluto. Dito ay nag-iwa-hiwa na ng mga ng sahog na carrots ang aking bunso. Ayan, tsaka naalala ko pala, mayroon akong konting kari ng baboy na tira sa amin, rep. Habang ako ay nagsisimba, naalala ko yun. Kaya dumiretso na din kami sa palengke, pumili ng iba pang pangsahog sa pansit. Ayan. Sa palengke namin, mayroon ng ginayat-gayat na unahiwa-hiwang mga iba't ibang klase ng mga gulay para pansahog ng pansit. Yan, nabili ko yan siya, 1/4. 40 pesos ang 1/4 niyan. Yan yung ano, gulay na kanilang hiniwa-hiwa na para sa pansit lagi. Talaga pansahog sa pansit. Inugasan ko lang yan tsaka itinabi. Nagay sa isang plato. At dito naman yung ano, yung pansit Mickey yung binili ko kasi yung nasasarapan talaga dito sila sa pansit Mickey. Itong pansit Mickey na to, 1/4 din to, baling 20 pesos ang bili ko dyan. Inanuhan ko lang yan siya, parang hinugasan sa tubig kasi pag hindi natin hinugasan, medyo maalat kasi yan eh. Hinugasan ko lang yan siya para medyo mabawas-basan yung alat niya pag niluto natin siya. Ayan. Okay. At ngayon, mag-umpisa na tayo. Naglagay na ako ng aking kalan at mantika. Yung mantika ginamit ko dito, yung mantika na lutuan na. Pero first luto pa lang yan. Kasi sayang naman pag hindi natin niluto, makatipid tayo ng konti dito. Umpisa ko na magluto ng sibuyas ahos, tapos sinagay ko na yung karne. Yung karne, pinalambot ko lang muna yan bago binagay yung mga gulay at saka yung tismiki natin. Nagyan ko siya ng konting tubig para lumambot. Mga ilang minutong nakalipas, ayan, lumambot na ang ating karne ng baboy. Ayan, nilagay ko na yung ano natin, gulay. Yung gulay muna ng aking inunang inilagay. Ayan, marami talaga siyang ano. Gusto ko talaga siyang maraming gulay kasi para maraming makain na gulay aking mga anak. Kasi yung mga bata ngayon talaga, ano, hindi na medyo kumakain ng gulay. Kaya marami na nalagay ko talaga. Pag ako nagluto gulay, talagang nalagay na marami nalagay ko sa sahog. Nalagay ko na yung pansit, ano, Mickey natin. Hindi ako lang yagan dyan ng mga patis o soy sauce kasi sabi ko kanina, maalat yan talaga siya. Nagyan ko lang siya ng konting asin. Para ano, may lasa naman konti. Konti lang. Nasa sa inyo na po yan kung lagyan nyo po ng patis. Basta tansyahin nyo lang po yung alat niya.
Yan, nilagyan ko na siya ng pork sabor kasi wala, 'di ba ngayon walang pork cubes, bawal, kaya pork sabor na powder na lang ang aking ano diyan. Inilagay. Nilagyan ko ng black ground pepper. Yan, or paminta. Nuto ko ng mga ilang minuto hanggang lumambot ang ating nagulay at ang prismiki. Ayan, luto na siya. At yan ang aking ano, simpleng luto ng pansit. Yan lang, lang na naman. Wala namang ibang ano, sahog, basta atis. Nasa ano lang yan, pagtimpla natin ang aking pansit. Tapos niyan, kain na tayo, di ba? Masarap yun talaga, mainit-init pa yan yung kinain ko, medyo napasok-pasok ngayong dila ko dyan pag subo. Kasi siyempre, gutom na ang lola ninyo, ayan. Pero, kasi masarap talaga, ayan. Salamat! At kakain na tayo. Salamat sa panonood, salamat sa support, salamat po sa lahat. Thank you very much. God bless us all. Thank you. Thank you lang palagi po lang yung aking masasabi sa inyo. Kain na tayo ng ating pansit. Bye-bye! Happy birthday to me, my pansit. Well, bye-bye.